Manalangin po tayo. Mabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, iniligtas mo po kami na wala kaming anumang ginawa sa halip na habag ka po sa amin na mga lumakad sa kasalanan dahil sa pagtalikod sa Diyos at ginawa kaming mga anak ng Diyos at binigyan ng malwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa harapan ng Panginoon na pinupuri ang biyaya ng Diyos, pinag-aaralan ang salita ng Diyos, at mayroong fellowship. Sa mga oras na ito, pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng pagsama sa amin at pagpalain kami ayon sa nararapat na biyaya. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga kapatid na nasa kani-kanilang tahanan na hindi makakadalo sa church at sa mga nakikinig ng salita sa iba't ibang lugar. Ipahintulot mo po nawa ang nararapat na biyaya at ang salita ng Diyos na nais mong ipahayag sa amin. Hayaan mo pong lalo kaming magtiwala sa Panginoon sa mahihirap na sitwasyon. Hawakan mo po kami sa pamagitan ng makapangyarihang mga kamay ng Diyos at akayin kami na mabuhay ng nararapat sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos ayon sa salita. Sa mga may sakit, pakiusap, pagalingin mo po sila at ipahintulot ang nararapat na biyaya sa mga nanghihina at tinutukso upang walang sino man ang matisod. At sa mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon sa mundo, pakiusap, ingatan mo po sila at gabayan sa pamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Ipaunawa mo po nawa sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo ang salita na nais mong ihayag sa mga oras na ito. Itayo mo po nawang matatag ang aming pananampalataya sa salita ng Diyos. At turuan kami ng mga kailangan naming gawin sa katapusan ng panahon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Efeso chapter 6. Efeso chapter 6 mula verse 10. Efeso chapter 6 mula verse 10 hanggang 13. Efeso chapter 6 verse 10 hanggang 13, basahin natin ng sabay. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pahana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laban at tugo, kundi laban sa mga pinuno. Laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan at sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Maraming tao ang nahihirapan na dahil sa nagpapatuloy na COVID-19, lalo na tayong bilang mga Kristiyano, ay nagdurusa dahil hindi tayo malayang magawa na makapangaral ng salita, makipag-fellowship at makapangaral ng ebanghelyo dahil sa mga restriction. Noon ay nakakapagtipon tayo tuwing Linggo na wala nang maupuan yung mga kapatid. Subalit, hindi na ngayon na talagang nakakalungkot na makitang maraming bakanting upuan gaya nito. Kaya idalangin natin na ipagkaloob sa atin ang pagkakataon na maipangaral ang salita,
magkaroon ng fellowship at magawa ang ating ministeryo ng malaya. At siyempre, matapos na ang sakuna na ito. Pinangaral natin yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano tuwing araw ng Linggo. Mula doon sa Efeso chapter 5 verse 28, kundi mapuno kayo ng Espiritu. At doon sa Roma chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Hindi tayo maliligtas kung hindi sa biyaya ng Diyos. Tayo na mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan at pagtalikod sa Diyos at dahil sa ating masasamang gawa ay nararapat tumanggap ng paghukom, puot at pagkawasak ng Diyos. Subalit, tayo ay naligtas sa pananampalataya at pagkaunawa sa biyaya sa na nagpatawad sa ating mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng dugo ng nag-iisang anak ng Diyos na siyang tumanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat sa atin at sa dakilang pag-ibig na nahabag sa atin. Naligtas lamang tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at makakapunta sa langit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Subalit, ang mga ligtas ay may ebidensya ng kaligtasan. Tayo'y masasamang puno bago tayo maligtas gaya ng sinasabi sa Biblia. Ang masamang puno ay masama ang bunga. Nailipat tayo mula sa kamatayan kay Adan patungo sa buhay gaya ng sinasabi sa Biblia. Ang mga sanga ay nabali upang ako ay maisanib. Ngayon ang Panginoon ay kasama natin, kaya ang ating puso at buhay ay nababago. Nakakapagtaka kung ang tinik ay namumunga ng ubas. Hindi ito normal. Ngunit kung ang puno ng ubas ay mamunga ng tinik, ano ito? May mali rin. Maaring isipin natin na hindi iyon puno ng ubas. Kahit na mukhang puno ng ubas ay namumunga ng tinik. Namumunga pa ng masama. Kung gayon ay dapat nating suriin ang pangunahing bagay. May kasabihan na makikilala natin sila sa kanilang bunga. Kung tayo ay mga ligtas na at mga ginawa ng anak ng Diyos, ay dapat din tayong mabuhay ng nararapat bilang mabuting Kristiyano. Ito ay hindi agad-agad na nababago kahit na tayo ay ligtas na. Kundi tayo ay mababago sa pamagitan ng Espiritu Santo paunti-unti. Kung paanong lumalaki paunti-unti ang isang tao matapos maipanganak. Sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo. Ang sanggol na bagong silang ay mga born-again Christians. Ang masanggol na umiinom ng malinis na gatas ay patuloy na lumalaki. Ang malinis na gatas ay ang salita ng Diyos. Dapat tayong uminom ng salita ng Diyos pagkatapos nating maligtas. Ang Diyos na nagligtas sa atin ang siyang nagpapatatag sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos upang maibigay ang biyaya at buhay ng higit at higit pa sa ikalalago ng ating pananampalataya. Ang paglago ay nangangahulugan ding pagbabago ng puso at buhay gaya ng Panginoon. Ang kaluluwa natin ay magiging katulad ng puso ni Jesus upang maging karapat dapat na mamamayan ng langit. Dapat lang tayong maging gayon. Kung walang pagbabago sa buhay natin bago tayo maligtas, ano ngayon ang ebidensya na tayo ay ligtas? Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ngayon. Paano tayo mabubuhay sa pananampalataya? Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na mula sa Diyos na sagana sa biyaya at katotohanan. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sinasabi ng Biblia na nung tayo ay maligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Sinasabi ng iba, natanggap daw niya ang banal na Espiritu noong nanalangin siya sa isang bundok habang nag-aayuno.
Pero mali po iyon. Sa ginawa niyang iyon, baka masamang espiritu pa nga ang natanggap niya. Nang tayo ay maligtas, natanggap natin ang Espiritu Santo. Nabautismuhan tayo ng banal na Espiritu. Ano naman yung mapuspos ng Espiritu Santo? Ang mapuspos ng Espiritu Santo ay ang banal na Espiritu na mga namamahala sa aking puso at buhay. Siya na yung namamahala sa aking puso at buhay. Sa madaling salita, siya ay ganap ng Kristiyano. Maraming beses ko nang nabanggit ang tungkol dito. May mga makalaman pang Kristiyano na parang mga sanggol sa pananampalataya bagamat ligtas na sila. Ang mga mature na Kristiyano ay nananatili sa Espiritu ayon sa patnubay ng banal na Espiritu gaya sa kaligtasan. Kaya, ang mapuspos ng banal na Espiritu ay isang banal na utos ng Diyos. Kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu, hindi tayo makakapamuhay ng maayos sa Christian life. Hanggang ngayon, sinasabi ng ilan, ang mapuno ng Espiritu Santo ay para lang sa mga espesyal na tao. Iniisip ng iba na ang mapuno ng Espiritu Santo ay ang makagawa ng mga himala at kababalaghan. Hindi po. Maling-mali sila. Lahat ng mga born-again Christian ay maaring mabuhay ng maayos kung puno sila ng banal na Espiritu. Ang mapuspos ng banal na Espiritu ay hindi para sa mga espesyal na Kristiyano. Hindi sinabi ng Diyos sa atin na maging espesyal, kundi maging normal na mga Kristiyano, karaniwang mga Kristiyano. Dapat tayong mabuhay ng normal, at ito ay ang mapuno ng banal na Espiritu. Sa mga estudyante, kung puspos sila ng banal na Espiritu, maaari silang mabuhay ng maayos bilang mga estudyanteng Kristiyano. Tulad nito, ang mga asawang babae ay maaari ding mabuhay kung puspos sila ng Espiritu Santo. Ang mga magulang din upang maging mabuting magulang para sa masayang pamilya. Kayo din sa asawang lalaki at sa mga nagtatrabaho upang maging ilaw ng Diyos sa pinagtatrabahuhan nila. At syempre, sa church, kung puspos tayo ng Espiritu Santo, maaari tayong manatili sa church bilang mga miyembro ng church na siyang katawan ni Kristo. Kaya, hindi ito magagawa ng isang bata. Kung patuloy siyang lumago sa pananampalataya, malaman niya ang kanyang posisyon at yung kanyang mga gawain. Makilala man siya ng iba o hindi, para sa kalwalhatian ng Panginoon, mabubuhay siya. Para sa Panginoon na may pusong nagnanais. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Dapat natin itong tandaan. Kaya, ituturo ko ang tungkol sa bakit tayo dapat mapuno ng banal na Espiritu. Dahil may mga problema sa atin. Kahit ligtas na tayo, ang dati nating pagkatao ay nasa atin pa rin. Kaya dun sa Roma, chapter 7, verse 22 hanggang 23, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. At dun din naman, sa Galatia chapter 5, verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Ang mga ito ay salungat sa isa't isa. Ang labanan, ito ay nagsimula na sa puso ng mga Kristiyano. Ang bagong puso na ibinigay ng banal na Espiritu at ang dating pagkatao na hindi pa nababago ay naglalaban sa isa't isa. Kaya kapag lumalago na ang pananampalataya at napupuno na ng Espiritu Santo, maaari na nating matalo ang pagnanasa ng laman at mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos
ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Galacia chapter 5 verse 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Dapat tayong magtagumpay laban sa pagnanasa ng laman. Kapag nabubuhay tayo sa Espiritu, ang pagnanasa ng laman ay hindi maisasakatuparan kahit na may pagnanasa pa rin tayo nito sa ating mga puso. Ngunit, dapat itong gawin ng patuloy. Tuloy-tuloy, gaya ng sinabi ng mga apostol, ako'y namamatay araw-araw, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin at umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Dapat itong gawin araw-araw. Dapat tayong magtagumpay laban sa luma nating pagkatao. At ang Kristiyano ay dapat mabuhay bilang mga anak ng liwanag ng Diyos. Sa madilim, karumaldumal, at masamang saninlaing ito. Sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. At sapagkat kayo'y dating kadiniman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Dapat tayong mabuhay bilang mga anak ng liwanag. Kung paanong ang buwan ay tumatanggap ng refleksyon ng liwanag, ito ay mula doon sa araw, tayo mismo ay walang liwanag, walang kakayahan. Dapat din tayong tumanggap ng liwanag mula sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at ipakita ito sa mundo. Upang magawa ito, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong mapuno ng Banal na Espiritu gaya ng salita ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon, ng biyaya ng Panginoon at buhay ng Panginoon na saganang pumupuno sa atin. Ang liwanag ng Panginoon ay mahayag sa mundong ito bilang karapat-dapat na anak ng Diyos. Kaya nga, tunay na malibang mapuno tayo ng Espiritu ay hindi tayo makakapamuhay ng maayos sa inyong buhay pananampalataya. Kaya paulit-ulit kong sasabihin ito sa inyo hanggang maunawaan natin itong lahat. Ginagamot ng doktor ang pasyente kung basta niya na lang ito ginagawa at sasabihin, oh, ayos na. Hindi ba yun tama? Ang doktor ay gumagamot ng pasyente at pagkatapos ay sinusuri ulit ito kung ito ba ay magaling na o mas lumala pa. At kailangan niyang patuloy na paalalahanan ng pasyente tungkol sa mga kailangan niyang reseta, gamot, pagkain, paano mag-exercise at ang kanyang kalusugan. Tama ba? Ito yung tungkulin ng doktor. Ang nangangaral ng salita ay may responsibilidad. Kahit ligtas ng mga kapatid, kahit matagal na silang ligtas, ang kanilang pananampalataya ay magkakaiba. Gaya ng mga taga-Korinto na sinasabing matagal na silang ligtas, subalit mga bata pa rin at makalaman. Ang mga taga-Galacia ay nahulog din sa pagmamataas at hinatulan si Pablo. Gayun din yung taga-Korinto. Ang mga matagal nang laligtas at hindi lumalago sa pananampalataya ay nakatuon sa sarili nilang kakayahan, kasiyahan at pagmamataas. Walang pagbabago sa sarili kaya lumalaki na ng husto ang ulo. Kung ganito kalaki ang inyong ulo, kuwari, di ba? Yung ulo mo ay malaking-malaki at yung katawan mo naman, maliit. Ano ito? Ang ganitong tao ay may problema. May ganitong mga tao. Ang ganitong tao ay puno ng kaalaman kaya madaling husgahan ang iba. Ngunit, wala siyang anuman sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Hindi mo kailangang maging magaling sa pagsasalita. Wala tayong dapat ipagmalaki, kundi ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, dapat ninyong tandaan ito sa inyong puso.
Pupunta lang ako sa church kapag Linggo, aawit ng himno, mananalangin, mag-aaral ng salita, mag-o-offering ng kaunting halaga at gagawin ang lahat kong trabaho. Tama ba yan? Yung ibang tao na hindi ligtas, ganito din yung ginagawa nila at yung iba eh, mas maayos pa. Ganun din ang mga hintil, pumupunta sila kay Buddha na walang buhay at nagbibigay ng pera. Sinasabi mong nagpatayo ka ng malaking church building o nagbigay ng pera at nagtrabaho ng mabuti. Iyon ba ang nakakalugod sa Diyos? Dapat tayong sumunod mula sa puso. Lahat ng bagay ay dapat gawin sa kagalakan sa Diyos. Kung hindi, meron lang kayong bibig. Subalit ang inyong puso ay malayo sa Diyos. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. May ganitong salita sa Marcos chapter 7 verse 6. Kaya huwag po, paulit-ulit ko na itong sinasabi. Subalit, hindi nyo ito siniseryoso. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa kailangan at dahilan upang mapuno ng Espiritu Santo. Dun sa Efeso chapter 6 verse 10. Tingnan ulit natin, Efeso chapter 6 verse 10. Basahin natin. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ngayon, sa kahuli-hulihan, gaya ng ipinadala ni Pablo sa iglesia ng Efeso, habang siya ay nakabilanggo doon sa Roma, ngayon yung Efeso chapter 1 hanggang 6 ang pinakamahalagang nilalaman. Sa palagay ko, ang Efeso 1 hanggang 6 ay simple, ngunit walang ganitong papel ng panahong iyon. Walang tinta tulad ngayon, kaya maaring naisulat ito sa balat ng hayop. Gaano kaya kaingat ang ginawa niya habang isinusulat ito? Hindi ito maikli. Mahaba po ito, mahaba. At yung nilalaman nito ay mas mabigat. At sa huli ay ang konklusyon sa kwento. Ang huling mga salita ay napakahalaga. Sabi, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ngayon, kung nais ninyong mamuhay ng karapat-dapat bilang anak ng Diyos, ay magpakalakas kayo sa Panginoon. Sa Panginoon, sa biyaya at buhay ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo ay magiging malakas sa pamagitan ng kapangyarihang iyon. Ang pagkataong loob niyon ay dapat na maging malakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandirigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakanan ng Diablo. Ngayon, may paglalaban na sa inyong sarili, pakikipaglaban sa Diablo. Sinasabi na ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng masama. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Ang sanlibutan at ang masama. Ito yung pakikipaglaban sa Diablo. Ang pakana at pandaraya ng Diablo. Dinungisan ng Diablo si Adan mula pa man doon sa halamanan ng Eden at patuloy na hinahadlagan ang mga tao na maligtas. Patuloy siyang kikilos hanggang sa huli. Patuloy niya itong gagawin hanggang doon sa huli. Satanas, nangangahulugang kaaway ng Diyos. Diablo, nilikha ng Diyos ang walang hanggang impyerno para muna sa kanila. Alam ng Diablo na pupunta siya sa impyerno. Doon sa Apokalipsis chapter 12 verse 12. Palibasay, alam niya na maikli na lang ang kanyang panahon. Alam ng Diablo na maikli na lamang ang panahon bago siya mapunta sa impyerno. Kaya siya ay galit na galit at pumunta sa sanlibutan sa gayon ay hindi maligtas yung mga tao.
Kaya sinasalungat at hinahadlangan ng Diablo ang Ebanghelyo at ibinabagsak ang maayos na buhay pananampalataya ng mga ligtas. Dahil kapag ang mga ligtas na Kristiyano ay mamuhay ng tama sa kanilang pananampalataya at ipangaral ang Ebanghelyo, maraming kaluluwa ang maliligtas. Ito ang dahilan kung bakit hinahadlangan ni Satanas ang mga ligtas na mabuhay sa pananampalataya at pagsunod sa Espiritu Santo. Kapag gayon, ang mga ligtas ay manghihina at hindi maipapangaral ang Ebanghelyo. Napanood ko po noon sa isang documentary sa Animal Kingdom, alam niyo ba na hinuhuli ng hayop ang kapwa nito hayop sa Africa? Ang pinaka nakakatakot na hayop ay ang leon, tapos yung leopardo. Isa pa yung hyena. Subalit, galit sila sa isa't isa, kaya naglalaban sila. Kapag nakahuli sila ng mabangis na hayop, madalas hindi naman nila ito kinakatay o hindi nila kinakain. Pinapatay lang. Bakit nila pinapatay ang isa't isa? Mahirap patayin ang ganong kalaking hayop. Kaya pinapatay nila yung mabangis na hayop kapag ito ay bata pa. Ito yung paraan para mabawasan yung kanilang kaaway. Ganito yung ginagawa ng leon, leopardo, at hyena. Kapag sandaling iniwan ng nanay yung anak nito, kaagad itong pinupuntahan ng ibang hayop at sinasakmal. Dahil ito'y kaaway. Kaaway. Kung hinayaan nila itong lumaki, dadami yung kaaway nila. Nakita ko na ito at alam ko ito. Kaya maging ang Diablo ay hinahadlangan ang mga hindi ligtas na maligtas at yung mga ligtas na hindi lumago para hindi makabamuhay ng maayos sa kanilang pananampalataya. Gaya nito, gaya ito ng paglunok ng Diablo sa mga Kristiyano na bata ng mga bata pa sa pananampalataya. Kaya kung titingnan natin yung mababangis na hayop, yung mga anak nila ay dapat na lumaki ng husto habang nasa proteksyon ng kawan. Kapag lumaki sila, alam na nila yung gagawin nila para hindi mahuli ng ibang hayop at hindi mamatay. Kung hindi tayo lalago sa pananampalataya, tayo ay magiging pagkain ng Diablo. Alam niyo ba ito? Hanggang sa kayo ay lumago ay dapat ninyong matutunan ang salita sa church at manatili dito. Dapat nating malaman na ang Diablo ay hindi tumitigil sa paggawa para pabagsakin ang ating pananampalataya para gawin tayong hindi kapakipakinabang at upang hadlagan tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo bagamat hindi niya kayang kunin yung ating kaligtasan. Kung hahayaan natin ang puso natin kahit saglit lang, kaagad nitong aagawin ng Diablo. Kaya dapat tayong maging handa at sa lahat ng oras upang mapagtagumpayan ang Diablo, upang malabanan ang pandaraya at kapangyarihan ng Diablo. Dapat tayong magpakalakas sa biyaya at kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon upang malabanan ang Diablo. Dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo. Hindi natin matatalo ang Diablo sa pamagitan ng ating lakas. Paano tayo mananalo? Pagkatapos ng Diyos, ang sunod na pinakamakapangyarihan ay si Satanas, ang Diablo. Gaano ba siya katalino? Yung ahas, napakatalino. Kaya nang makita ni Jesus ang kanyang mga alagad, sinabi niya, maging matalino kayo gaya ng mga ahas. Meron tayong dapat matutunan sa Diablo kung gaano katalino yung Diablo. Kung wala tayong karunungan ng Diyos, mahuhulog tayo sa karunungan ng Diablo. Sa pakana, sa pandaraya ng Diablo, dun sa 2 Korinto chapter 2, upang huwag kaming malamangan ni Satanas. Upang hindi madaya, dapat ninyong malaman ang paraan ng Diablo. Upang labanan ng kaaway, dapat ninyong malaman ang strategiya ng kaaway. Dapat ninyong labanan ito. Kaya dapat tayo mapuno ng Espiritu Santo upang maging malakas, malabanan at mapagtagumpayan ang pandaraya ng Diablo.
Biro lang ba ang inyong buhay pananampalataya? Biro lang ba ito? Pasensya na po kung sinasabi ko ito. Ito ba'y isang libangan lang? O isang relyosong pamumuhay naman? Hindi po ito relyosong pamumuhay. Ito ay pakikipaglaban. Pakikipaglaban. Ito ay digmaan laban sa Diablo. Pupunta ba kayo kaagad sa labanan pagkatapos ninyong maligtas? Kung gaano kalakas ang inyong kaaway, ay dapat lalo kayong magsanay, maging handa. Dapat kayong lumaban ng may lakas at may tatag, o may matatag na pagpapasya. Tama po ba? Kaya nga, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal sa mga pahana ng Diablo. At doon sa Efeso, chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa mga salaman at dugo. Ang pakikipaglaban ay digmaan. Digmaan. Sinasabi dito na pakikipaglaban. Nakakita na ba kayo ng labanan? Dapat na may lakas at kakayahan upang matalo ang kaaway. Sa ibang salin, sinasabi ito na pakikibaka, pakikipaglaban. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi ito physical na pakikipaglaban. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Dito, sila ang mga pinuno at kapangyarihan ni Satanas, ang namumuno sa kadilimang ito. Ito yung kapangyarihan ni Satanas. Sa katunayan, ang Diyos ay kumikilos sa tao, gayon din yung Diablo. Tingnan ninyo mabuti, ano ba yung ginawa ng mga tao sa sanlibutan? Yung ginagawa nila. Sa maraming paraan, ay mga gawa ng Diablo yung ginagawa nila. Diablo yung kumikilos at may hawak sa kapangyarihan sa sanlibutan. Maging ito'y political power, ginagamit ito din ng Diablo. Gayun man, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kaligtasan, kalangitan. Laban sa masamang espiritu. Sa Mateo 6 verse 9, manalangin nga kayo ng ganito. Sa Mateo chapter 6 verse 13, kung iligtas mo kami sa masama. Kundi iligtas mo kami sa masama, pakiusap, iligtas mo po kami sa kapangyarihan ni Satanas, sa masama. Hindi ito panalangin para sa kaluluwa na maligtas, kundi paghiling ng kapangyarihan na mapagtagumpayan yung kapangyarihan ni Satanas upang matagumpayan. Kailangan natin ang higit pang biyaya at kapangyarihan ng Diyos at kapuspusan ng Espiritu Santo. Laban sa hukbo ng espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Ulitin ko yung parehong salita, sa araw ng masama. Ang araw ng masama ay nangangahulugan ang sanlibutang ito ay isang masama at mapaghimagsik na salinlahi. Ito'y ang ibig sabihin ng araw na masama, ang araw kung kailan kumilos ang Diablo upang kayo'y makatagal sa araw na masama. Dapat ninyong labanan ng Diablo, laban sa pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, laban sa Diablo na may kapangyarihan sa sanlibutan, at laban sa kapangyarihan ni Satanas na laban sa Diyos at sa katotohanan, upang makatayo ng may pagtitiwala sa harapan ng Diyos at kalwalhatian pagkatapos makapamuhay ng nararapat bilang anak ng Diyos pagkatapos magawa ang lahat ng ito. Opo, ito ay digmaan. Ito po ay digmaan. Kaya upang malabanan ang kapangyarihan ni Satanas, dapat tayong maging gaya ng isang sundalo na dumaan sa special training. Habang nasa pagsasanay, ito ay napakatindi at napakahirap. Kung hindi, hindi natin matatalo ang kaaway. Ang kaaway din ay malakas, subalit dapat tayong maging mas malakas kaysa sa ating kaaway. Kaya dapat nating isuot yung buong kasuotang pandigmaan ng Diyos.
o pandigman ng Diyos. Dapat na masandataan ang ating buong katawan. May mga sandata na ibinibigay ang Diyos sa mga Kristiyano. Nakasulat ito doon sa verse 14. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Katotohanan at salita. Ibinigay ng Diyos ang salita ng katotohanan at ang salita ay kapangyarihan. Sino mang lumalabas upang makipaglaban ay nagbibigkis ng kanyang baywang. Maging sila ay pupunta sa tigmaan. Sa mga awit, chapter 18, verse 39, sapagkat binibigkisan ako ng lakas para sa pakikipaglaban na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. Kung titingnan natin yung laban ng mga general noong unang panahon, nagsusuot sila ng baluti sa dibdib nila. Baluti. Nagsusuot sila ng baluti upang maproteksyonan yung kanilang dibdib at puso. Kung may lumilipad na pana, ligtas sila kung may suot silang baluti. Sa panahon ngayon, syempre mga bulletproof vest na yung pananggalang sa bala. Pareho lang na ang inyong baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Ang katwiran na ito ay ang katwiran ng Diyos. Ang namumuhay, kung namumuhay tayo ayon sa katwiran ng Diyos, ang pana ni Satanas ay hindi tatago sa ating puso. Hindi natin dapat hinahayaang maging ang maliit na kasalanan. Kahit na may isang maliit lang na butas, yung dam, yung tubig doon unti-unting munang tatagas. Hanggang sa palaki ng palaki, hanggang masisira na yung dam. Gayun din naman, kung hahayaan natin yung maliit na kasalanan ng isa pa at isa pa, yung diablo ay papasok. Kaya dapat nating isuot na mabuti ang baluti ng katwiran upang maiwasan ang pagtagos nito sa ating puso. At nakasulat sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ang ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Ipinapangaral natin yung mabuting balita ng mabubuting bagay ng Diyos sa mga tao na suot ito sa ating mga paa, na paunti-unti at nakakapamuhay tayo ng nararapat sa ebanghelyo at nabubuhay upang ipangaral ang ebanghelyo. Nakasuot sa inyong mga paa. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Nakakita na ba kayo ng sundalong nakikipaglaban ng unang panahon? Yung kalasag nito ay napakalaki. Ito ay mabigat at mahirap iangat dahil gawa ito sa bakal. Kaya nga gumawa sila ng yari sa kahoy, saka binalutan ito ng makapal na leather. Kaya kahit tamaan ito ng sibat o palaso, nagagawa pa rin nilang salagin gamit yung kalasag. Ang kalasag ng pananampalataya. Kailangan natin ang kalasag ng pananampalataya mula sa salita ng Diyos upang madaig ang lahat ng mga pahana ni Satanas. Magtatagumpay tayo gamit ito. Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya ang magwawagi. Pananampalataya ang magwawagi. Ang kalasag ang sumasalag sa lahat. Sa gayong pananampalataya, nakasama natin ang Diyos. Na sa pamamagitan nito, kalasag ng pananampalataya ay inyong masusupo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Ang masama, ang diablo, ang mga nag-aapoy na palaso ng diablo. Kung titingnan natin sa digmaan, may espada na ginagawa ng mga kawal sa dulo ng palaso. Nilalangisan nila ito at tapos sinisindihan ng apoy. At kapag ipinanana ng mga kawal yung palaso, yung mga kalaban ay mamamatay at ang mga kutsilyo ay matutupok. O kastilyo, sorry, yung mga kastilyo ay matutupok. Ganito yung nag-aapoy na palaso. Yung
Masusog po ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Maging sa Satanas ay may makapangyarihang mga sandata. Kaya kung pupunta tayo sa labanan nang wala tayong paghahanda, hindi natin matatalo si Satanas. Kailangan nating isuot yung buong kasutang pangdigma. Sinasabi ng iba, oh, para sa mga taong espesyal lang ang manguna sa ganyan. Huwag po kayong mag-isip ng ganito. Lahat tayo ay nasa digmaan. Lahat ay nasa digmaan laban sa Diablo. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang helmet ng kaligtasan, ito yung helmet na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Para maproteksyonan yung ating ulo at mukha, kailangan nating isuot yung helmet gamit ang helmet ng kaligtasan. Taglayin ninyo yung helmet ng kaligtasan at yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Puro palang pang-depensa ang sandata, tama? Ngayon ay may pang-opensa ng sandata at ito yung natatanging offensive weapon. Ito yung tabak-tabak, ang salita ng Diyos, ang tabak ng Espiritu. Bakit sinabi ng Biblia na ang salita ay ang tabak ng Espiritu Santo? Ang salita ng Diyos ay ang tabak na ginagamit ng Espiritu Santo. Kailangan nating gamitin o gumamit ng palaso at sibat kapag ang kalaban ay nasa malayo. Ngunit kapag ang kalaban ay napakalapit, dapat gamitin natin yung tabak, hindi yung palaso at sibat. Ang Diablo ay napakalapit sa atin. Hindi siya malayo. Dapat napakalapit niya. Dahil sa napakalapit niya sa atin, dapat tayong masandatahan palagi ng tabak ng Espiritu Santo na siyang salita ng Diyos bilang pang-upensang sandata. Kung titingnan nga natin doon sa Hebreo 4.12, sinasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa paghiwalay-hiwalayin ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto. Ang salita ng Diyos ay ang kapangyarihan. Kapag mayroon tayo ng salita ng Diyos, magagawa ng Espiritu Santo na makalaban at magtagumpay gamit ito. Paano kung ang isang mandirigma ay walang tabak? Bagamat meron tayong mga pang-depensang sandata, kung wala naman tayong pang-opensa, paano tayo mananalo? Huwag nating kalimutan na tayo ay nasa digmaan laban sa Diablo. Gayunpaman, ang kapitan natin, si Jesus, ay nadaigna ang kapangyarihan ni Satanas. Si Martin Luther ay isang paring katolikong, ngunit naunawaan niya ang biyaya ng Diyos na ang tao ay maaring ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ito yung sa Roma 1.16. Matapos siyang maligtas, mag-isa siyang sumalungat laban sa kapangyarihan ng katoliko. Hindi lingid sa kanyang kaalaman kung gaano kahuwad at mali ang katoliko. Ng mga panahong iyon, ang kapangyarihan ng isang papa ay napakalakas. Napakapangyarihan ng papa na tumagal hanggang 1,200 years sa Europa. May pagkakataon pang naging mas mataas pa ang papa kaysa sa emperador. May isang emperador nga noon ang lumapit sa papa ng nakayapak at nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa loob ng 3 araw. Ang papa kasi ay tinuturing na Diyos sa lupa, yung mga hari sa simbahan. Ngunit si Luther ay nakipaglaban kontra sa Katoliko. Hindi ito lubos maisip noon. Iyon ay pakikipaglaban sa hari ng mga demonyo. Ngunit nagtagumpay siya. And though this world with devils filled tried to swallow the saints, a mighty general comes out and fights for me. Who is this general? He is Jesus Christ, Lord of all, and he must win the battle. Narito ang digmaan. Ito ay digmaang napagtagumpayan na. Sa unang Samuel 17, may labanan sa pagitan ng Israel at mga Pilisteo. Habang si David ay nagpapastol ng mga tupa, inutusan siya ng kanyang ama na puntahan at tignan ang kanyang mga kapatid. Pagdating niya, nakita niya sa isang dako ang mga Israelita at sa kabila naman ay mga Pilisteo. At mula sa mga Pilisteo ay lumabas ang gaya ng isang dambuhala at nagsasabi, "Hoy, kayo! Bakit kayo nag-aalinlangan? Labanan ninyo ako! May lalaban ba sa akin? Kung manalo ako, magiging alipin namin kayo.
Kung matalo ako, magiging alipin ninyo kami. Subalit, nanginginig sila. Ang gulayat na ito ay halimaw. Napakatangkad niya at mayroon siyang anim na daliri sa mga kamay at paa. Kaya walang sino man ang nangahas na kalabanin siya. Nagalit si David nang makita niya ito. Tinanong ni David ang kanyang kapatid, "Bakit hinahayaan ninyo lang ang tao na iyan?" Sumagot ang kanyang mga kapatid, "Hoy, anong pinagsasabi mo? Napakayabang mo magsalita ah. Hindi ba dapat nagpapastol ka ng tupa? Bakit ka pumunta rito?" Sinabi ni David, "Hindi. Hindi natin siya pwedeng hayaan na lang." Kaya bigla siyang lumabas para makipagdigma. Si Goliath ay nakatayo hawak ang malaking sibat na parang panghabi at napakalaking kalasag habang si David ay humarap upang makipaglaban na may tirador na daladala niya tuwing nagbabantay ng mga tupa. Lumapit siya na may limang bato. Kaya kaya niyang talunin si Goliath gamit ang isa, ngunit bakit kinailangan niya ng lima? Dahil si Goliath ay may limang kapatid. Silang lahat ay mga higanting halimaw. Kahit lumabas silang lahat para lumaban, kaya niya silang talunin gamit ang tigi-isang bato. Ngayon man, nakita ni Goliath si David at sinabi, "Oh, bata, bakit ka lumalapit?" Sumagot si David, "Ako ang makikipaglaban sa iyo. Ako ang makikipaglaban sa iyo." Tapos ay sinabi niya kay David, "Ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod?" At nilait ng Pilisteo si David sa pangalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya kay David, "Halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang." Ano ang naging sagot ni David? "Lumapit ka sa akin na may taba, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel." At ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha ng isang bato, tinirador at tinamaan ang Pilisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Walang tapak si David sa kanyang kamay kaya tumakbo siya at kinuha ang tabak ni Goliath at kanyang pinugutan siya ng ulo. Ganun ang ginawa niya, pinugutan niya ng ulo. Alam niyo ba na isang malaking tagumpay ito sa Israel? Ito ay isang kwento na alam nating lahat. Nung nasa seminary ako sa Daegu bago ako maligtas, sa kasagsagan ng summer retreat, ang mga church school teachers ay nagsasama-sama at nagdadaos ng Bible story oral contest. At ang kwento ni David at Goliath ang prinisenta ko. Maraming tao ang lumahok pero ako ang nanalo ng second prize. Ako talaga yung nanalo ng first prize eh, pero sa tingin ko, nagkamali yung nagbigay ng score kaya naging pangalawa lang ako. Nakakatawa, di ba? Sobrang nakakatawa. Pero ito ay hindi fairy tale. Iyan ay totoo. Alam niyo yung nangyari, di ba? Sa Israel, si David ay nagtayo ng unified kingdom. Ang David na iyon ay anino ni Jesus. Sinasabi ito ng Biblia. Kung paanong ang tagumpay ni David ay naging tagumpay ng Israel, gayon tumutukoy si Goliath sa Diablo. Tinurog ni Jesus ang ulo ng Diablo kung paanong ang tagumpay ni Jesus ay naging tagumpay din natin. Ito rin yung naging tagumpay natin nung dinurog ni Jesus yung ulo ng Diablo. Kaya dun sa Juan chapter 16 verse 33, sabi doon, "Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusik, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan." Ang mga Kristiyano ay nahaharap sa napakaraming kapighatian sa sanlibutan, ngunit yung Panginoon ay dumaig na sa sanlibutan. Kasama natin ang Panginoon, yung tagumpay ng Panginoon ay tagumpay din natin. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Hindi natin kailangan matakot. Gaano man kalakas si Satanas, ang Panginoon ay higit na malakas. At siya ay kasama natin. At siyang lalaban para sa atin. Doon sa Josue 23, sinabi ng Diyos,
magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginooning Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinanako niya sa inyo. Nang pumunta yung mga Israelita sa lupain ng Kanaan at nakipaglaban sa 7,000 na naroon, yung mga Kanineo ay lubhang malalakas at ang bilang nila ay mas marami. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag matakot. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo. Ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanila at kahit makipaglaban ang Diyos, hindi lang sa 1,000 kundi sa 10,000, hindi ba siya mananalo? Nagtiwala si Josue sa kapangyarihan ng Diyos at sa labanan at nanalo. Si Josue ang larawan ni Jesus, si Josue sa lumang tipan at si Jesus sa bagong tipan. Ang pangalang Jesus ay Josue ay magkapareho. Tayo ay nakikibahagi sa labanang pinagtagumpayan ng Panginoon. Maraming digmaan habang papalabas ang mga Israelita sa Ehipto at dumaan sa lupain ng Kanaan. Meron ding digmaan laban sa mga Amerikita. Kaya nang bilangin ng mga Israelita, binilang lamang nila yung mga 20 taong gulang pataas, yung mga lalaking maaring lumaban sa digmaan. Sinasabi na mayroong 600,000 na lalaking edad 20 taong gulang pataas na maaring lumaban sa digmaan. Hindi binilang ng mga Israelita yung mga babae at mga bata. Isa ba itong hindi pagbibigay pansin sa mga babae? Hindi. Sa katunayan, sa panahon ng bagong tipan, kahit mayroong ligtas na sister, ay walang anak na babae ng Diyos. Ang Diyos ay walang anak na babae. Kapag ang isang tao ay nananalangin, Diyos, narito ang iyong mga anak na lalaki at babae. Sasabihin ng Diyos, wala akong anak na babae. Ang Espiritu ay anak na lalaki. Nang matanggap natin ang Espiritu ng anak na lalaki, tayo ay naging mga anak na lalaki ng Diyos. Ngunit, walang mga anak na babae sa Espiritu. Ibig sabihin, ng anak na lalaki ay tagapagmana. Matapos maligtas, ang mga sisters ay naging anak na lalaki rin ng Diyos, hindi mga anak na babae. Ibig sabihin din ito na kung tungkol sa pananampalataya, hindi ito babae kundi lalaki. Kaya sa 1 Corinto 16, magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Ang mga sisters din ay may lalaking buhay pananampalataya kahit na mahina ang babae, ngunit ang mga Kristiyano ay malakas. Magpakalalaki sa pananampalataya. Wala tayong dapat ikatakot. Kaya doon sa 1 Corinto 16:13, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo. Tanging sa ganitong paraan lamang tayo mananalo. Ang may mahinang pananampalataya ay hindi lumalaban sa digmaan at ang mga mahinang gaya ng babae ay hindi rin maaring lumaban sa digmaan. Sapagkat ang Kristiyano ay nakikipaglaban sa Diablo, kaya ang ibig sabihin ng pagiging 20 taong gulang ay maaring siyang lumaban sa digmaan. Magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo, gaya ng lalaki. Sa ganitong paraan tayo magtatagumpay. Ang ating pananampalataya ay dapat nasanayin gaya ng isang kawal ng Diyos at maging malakas na hukbo. Kaya nang pumunta ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan at nakipaglaban sa 7 mga Kanineo, sinabi ng Diyos kay Josue, magpakalakas ka at magpakatatag ng mabuti. Sa verse 7 at 9, may kapareho ding mga salita. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Kung hindi, paano nila matatalo yung 7 hukbo ng Kanineo o ng Kanaan? At madaig sila at masakop ang lupain. Ang paglabas ng mga Israelita sa Ehipto ay 100% nagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, nang sila ay pumunta sa lupain ng Kanaan, dapat silang lumaban at manalo upang masakop ito. At hindi nila ito masasakop kung hindi lalaban at mananalo.
Ito ay ang buhay na napupuno ng Espiritu Santo. Ang buhay na puno ng Espiritu Santo ay ang masakop ang lupain at malupig ang pitong hukbo ng Kanaan. Kung hindi sila mananalo, hindi nila masasakop ang lupain. Kaya nakita natin sa Josue bilang si Jesus at si Josue na pinuno lang ng labanan. Makikita rin natin ang mga Israelita na sumakop sa Kanaan bilang mga churches sa panahon ng Bagong Tipan. Si Jesus ang pinunong lumaban para sa atin o lumalaban para sa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Magtiwala lamang tayo sa kakayahan ng Diyos. Gaano man kalakas ang mundo at ang diablo, hindi nila matatalo ang Diyos. Kahit na mga Israelita ay matalo dahil sa kanilang mga kasalanan, nang panumbalikin ng Diyos ang mga Israelita, maraming mga bansang Arabo ang natalo laban sa Israel. At nakikita natin ang parehong pangyayari sa ating panahon. Ang Diyos ang lumalaban para sa atin at dapat nating malaman na ang labanan ay hindi lugar kung saan pwede tayong magpahinga. Ito ay kung saan tayo nagdurusa. Gusto kong nanonood ng Animal Kingdom at war movies. Nakakaaliw ito para sa akin. Lagi silang may kaaway at nakikipaglaban. Sa dulo ng pelikula, ang specially trained people ang nananalo. At pagkatapos ng digmaan ay sinasabi nila, sakupin ang lupain! At pagpunta nila sa missile base ng kalaban at pasasabugin ito. Kapag sila ay nagtagumpay sa misyon, wala na silang pakialam kahit na mamatay pa. Kaya naman, gustong-gusto ko na nakakapanood ng ganitong klaseng pelikula. Sa dulo kasi, nagtatagumpay yung mga specially trained na mga tao. At handa silang mamatay doon sa digmaan. Kaya nasasakop nila yung base ng kalaban. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Yung ganito mga pelikula ay nagpapaalala sa atin na tayong mga Kristiyano ay dapat magpakalalaki. Kaya sa labanan, maraming pagdurusa at sakripisyo. Dapat mong ibuwis ang iyong buhay sa labanan. Paano tayo makikipaglaban kung ayaw nating magdusa o mamatay? Alam niyo, maraming mga Koreano at yung mga sundalo ng UN ang namatay sa kasagsagan ng Korean War. Nagsakripisyo sila para sa kapayapaan, para sa bansa at para sa mga tao. Madalas nating kantahin yung kantang may lyrics na "If the country can be recovered by death, I would gladly offer my life. I'll gladly offer my life." Diba? Ngayon, tingnan natin. Tingnan natin. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 32. Hebreo chapter 10 verse 32. Subalit alalahanin niyo ang mga nakaraang araw na pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Sa verse na ito, kailan ang pagkatapos na kayo'y maliwanagan? Ito ay nung tayo ay maligtas. Natanggap natin ang liwanag ng Panginoon, tama po ba? Tayo ay mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa setro ni Satanas tungo sa Diyos. Subalit alalahanin ninyo ang mga nakarang araw na pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Mula nang tayo ay maligtas, ang labanan ay nagsimula na. Ang matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Tinatawag natin itong matinding pakikipaglaban na may pagdurusa dahil yung pagdurusa sa labanan ito. Yung pagdurusang ito, dapat nating isakripisyo. Yung ating sarili kahit na tayo ay mamatay.
Nagtitiis tayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Kaya nga doon sa Filipos 1:29-30, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yaman taglay ninyo ang gayunding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang sa Diyos, mapapansin natin na sinabi ng Diyos na ibinigay niya ang biyaya hindi dahil sa atin kundi dahil kay Kristo. Sa Isaiah 43:25, sinasabi niya na, ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsaway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang inyong mga kasalanan. Tayo rin ay iniligtas niya para sa kanyang kalwalhatian. Iniligtas at ipinagkaloob tayo ng Diyos ng biyaya at ang mga ito ay para kay Kristo. Kaya't pagkatapos ng kaligtasan, dapat tayong mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos at ni Kristo. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Marami na bang, maaari bang masiyahan na lamang tayo pagkatapos nating maligtas? Hindi. Dapat din tayo magtiis para sa Panginoon. Ito yung layunin kung bakit tayo naligtas. Kung ating iniisip ang pagdurusa na tinanggap ng Panginoon upang iligtas tayo, ang ating paghihirap ay baliwala. Ayaw mo rin bang magdusa? Tayo ay iniligtas para sa Panginoon at tinawag niyang namatay ako sa inyo, magdurusa ka ba para sa akin? Sasagot ka ba ng hindi? Kung sumagot tayo ng hindi, ang Panginoon ay hindi malulugod sa atin. Yamang taglay natin ang gayunding pakikipaglaban. Naisulat ito ni Apostol Pablo doon sa Filipos nang siya ay nasa bilangguan sa Roma sa loob ng 2 taon. Tapos ipinadala niya ito sa Filipos na inyong nakita sa akin. Sa mga gawa 16, sa Apostol Pablo ay dinala sa bilangguan dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa Filipos. Siya ay hinubaran at tinampas ng mga bantay sa bilangguan at yung kanyang dugo ay dumanak. Siya ay inaresto at dinala sa bilangguan. Kahit na nasa bilangguan si Pablo, ang Ebanghelyo ay lumaganap at ang Filipos Church ay naitatag. Ang gayunding pakikipaglaban ng inyong nakita sa akin. Nakita nila ang paghihirap ni Pablo nang siya ay nakabilanggo sa Roma, dumating si Epafrodito. Pumunta kay Pablo at bumalik sa Filipos. Sinabi niya sa mga taga-Filipos ang nangyari kay Pablo at ngayon nabalitaan ninyo tungkol sa akin. Ito rin ang tungkol sa pagdurusa. Pagdurusa, yamang taglay ninyo ang gayunding pakikipaglaban. Hindi lamang ako, ngunit kayo ay nakikipaglaban sa mga pagdurusa. Kahit na sila ay pinaghahampas at ikinukulong kagaya ni Pablo, sila rin ay nakikibahagi sa kanyang kapigatian. Sa Filipos 4:14, gayunman ay mabuti ang inyong ginagawa na kayo'y nakikiramay sa aking kapigatian. Yung mga banal sa Filipos, nakikibahagi sila sa kapigatian ni Pablo. Sila'y nananalangin na may isang puso at nagpadala kay Pablo ng mga bagay na kanyang kinakailangan para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo habang siya'y nasa bilangguan sa Roma. Alam ninyo na ipinapangaral natin yung Ebanghelyo sa 78 na mga bansa sa buong mundo at maraming mga misyonaryo at mga local pastor ang nagpapahayag ng Ebanghelyo sa na maaari nilang ikapahamak. Kayo ba ay nakikibahagi sa mga kanilang pagdurusa kung kayo ay nananalangin lamang? Para dito, nagpapadala tayo ng pera ng kusang loob para sa mission at sister church. Ang pakikibahagi sa pagdurusa ay ang gumugol ng higit pa para sa misyon habang hindi gumagastos para sa ating mga pangangailangan at kakainin. Ang tumanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Ang pagtanggap sa isang propeta ay nangangahulugang pakikibahagi sa gawain ng propeta. Kung gayon, kapag ang propeta ay niluluwalhati, ang Panginoon ay magbibigay rin ng kalwalhatian sa atin. Kaya't ang paraan upang makatanggap ng gantimpala ng propeta na hindi ginagawa yung gawain ng propeta ay yung makibahagi dito. Ito ay walang duda. Doon nga sa 1 Pedro chapter 5,
verse 8 hanggang 9, magpakitungo kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya upang harapin ang diablo. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Kung inyong susubukan na kalabanin ng diablo, mayroong pagdurusa. Ito ay ang nagpasyang magdusa. Kailangan mong magdusa na gaya ng ikaw ay namatay na. Ang isang halimbawa nito ay si Pablo. Ito ay mula ng maligtas si Pablo. Bago siya maligtas, nag-uusig siya ng mga mananampalataya ni Jesus. Pinagbabato si Esteban hanggang sa mamatay. Siya ay sumang-ayon at nanguna. At nang marinig niya na mayroon ng mga Kristiyano sa Damasco, binalak niyang hulihin sila at pinaluhod sila. At pinaluhod siya ng Panginoon. Yun yung nangyari kay Saulo o kay Pablo. Kaya nga sinabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino ka Panginoon? Tapos sinabi sa kanya, ako si Jesus na iyong inuusig. Siya ay bumagsak sa lupa. Iniligtas ng Diyos si Saulo. Actually, yung pangalang Saulo ay hango kay Saul na unang hari ng Israel na mula rin sa lipi ng Benjamin. Siya ay mapagmataas. Ngunit, pagkatapos siyang maligtas ay pinalitan ng kanyang pangalan ng Pablo na nangangahulugang maliit dahil siya ay lubusang pinakababa. Ano yung nangyari sa Damasco? Ang mga Hudyo ay sinubukang patayin si Pablo kaya siya ay sinakay sa isang tiklis at tumakas ng gabi. Mula noon, ang mga Hudyo ay nagpatuloy na sinundan at pinagtangka ang patayin si Pablo. At kinalaunan, siya ay dinala sa Roma. Pinahayag yung ebanghelyo at pinatulan ng ulo. Mula ng araw na siya ay maligtas hanggang sa araw na siya ay pumunta sa Roma, ipinapahayag niya yung ebanghelyo. Ito ay serye ng mga kahirapan. Doon sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7 hanggang 8, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking tagpuin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Si Jesus ay nakipaglaban ng pagdurusa sa krus upang iligtas tayo. Bago siya namatay, sinabi niya, natupad na. Si Jesus ay maaring magpadala ng anghel upang patayin ang sino mang nagtangka na humuli sa kanya. Nang tinaga ni Pedro yung tenga ni Malco sa pamagitan ng tabak, sinabi sa kanya, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. Si Pedro ay napagkamalang punong kawal ni Jesus. Ang anghel ng malaking hukbo ng langit ay binantayan si Jesus. Ito ay higit sa 12,000 ng mga anghel na nagtangkang bumaba na may tabak. Pero sinabi, huwag kayong bababa. Ngunit kung gayon, paanong natupad o matutupad ang kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Ibig sabihin, kailangang matupad ang gawain ng Diyos na sa atin na nagligtas sa atin sa pamagitan ng pagkaladkad sa Kanya at kamatayan sa krus. Ngunit si Jesus na nasa krus, sinabi niya natupad na. Ang diablo na nagpako kay Jesus ay nagsabing, kami ay nanalo. Sino ang nanalo? Sa Genesis chapter 3, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ang
Pagpako ni Satanas kay Jesus sa krus ay ang pagkagat sa kanyang talampakan. Ngunit si Jesus ay dudurugin ang ulo ng aha sa pamagitan ng sahong. Sino yung nanalo? Kabiguan ba na si Jesus ay namatay sa krus? Ito ay napakadakilang tagumpay. Ito ay natupad na. Ang gawain ng kaligtasan ay inihanda ng Diyos bago palikain ang sanlibutan. Ang mga pangakong ipinangako sa mga Israelita sa lumang tipan sa pamagitan ng maraming propeta ay naisakatuparan sa krus. Sa panahon na sinasabing all roads leads to Rome, alam ni Apostol Pablo na kapag ang Ebanghelyo ay naipahayag sa Roma, ang Ebanghelyo ay maipapahayag sa buong mundo ng mas mabilis. Kaya't sinabi ng Panginoon sa mga Gawa 23:11, nakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Kaya't si Pablo ay nagpunta sa Roma at nagnais na mangaral. At siya ay namatay habang nangangaral. Siya ay nanatili sa Roma ng 2 taon. Sa tingin ko, yung 2 taon ay miniature version siya ng 2,000 years na kasaysayan ng Ebanghelyo na ipinapangaral sa buong mundo. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban sa Diablo habang nangangaral ng Ebanghelyo. Ang dakilang pakikipaglaban sa mga kahirapan hanggang sa kamatayan. Sa Apokalipsis 2:10, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Hanggang kamatayan. Ito ay hanggang kamatayan. Natatakot ka bang mamatay? Bakit kayo na matakot mamatay? Sinasabi ni Jesus sa krus, natupad na, sa 3rd araw ay mabubuhay. O nabuhay siya. Siya ay umakyat sa langit at pumasok sa kalwalhatian ng Diyos. Pagkatapos ng maikling pagdurusa, ay papasok ka na buhay, papasok ka sa buhay na walang hanggan at kalwalhatian. Kaya ano ba yung kinakatakot mo? Ano yung katibayan na tayo ay ligtas na may buhay at walang hanggang pag-asa? Hindi ba katibayan ito na tayo ay ligtas na may pag-asa? Subalit, may mga Kristiyanong sinisikap mabuhay ng komportable sa kanilang Christian life. Sinasabi nila, kung ganito ng ganito, mamatay ako. Kahit kaunting pagdurusa pa lamang, yung dinaranas nila. Anong problema ba iyon? Isang walang sala ang namatay sa labis na kahihiyan at hirap sa krus upang iligtas ang isang makasalanang kaya ko. Isang kalabisan ba ang mabuhay para sa Panginoon at magdusa? Ito ay karangalan. Ang Panginoon ay naghihintay na may putong ng kalwalhatian. Sinasabi ni Jesus sa krus, natupad na, o sinabi niya ito. At bago namatay si Jesus, si Pablo ay sinabi niya, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Kaya ninais ni Pablo na pumunta na agad sa Panginoon. At talagang hinangad niya ito. Sinabi niya, ako'y ibinubuhas na tulad ng inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Hindi ba natin kaya mabuhay ng gaya niya? Kahit hindi tayo maging gaya niya, hindi ba natin kaya siyang sundin? Bakit kayo natatakot? Ang pagdurusa ay napakabuti para sa atin. Well, ang Panginoon ay muling nakikipag-usap sa atin. Magpakalakas ka. Magpakatapang. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusi. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, tinaig ko na ang sanlibutan. Ang pag-uusi ay aasahan natin dito sa mundo. May kahirapan. Ito ay digmaan. Upang magtagumpay, hindi ito sa pamagitan ng sariling lakas. Kundi ang panloob nating pagkatao ay pinalalakas sa biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Magagawa nating matapang na makipaglaban kay Satanas, gaya ni David na hindi natakot kay Goliath. Kaya natin itong magawa. Dumako tayo sa Apokalipsis chapter 12. Apokalipsis chapter 12 verse 11.
Apocalypse chapter 12 verse 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kortero at dahil sa salita ng kanilang patotoo sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kortero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Dinaig nila si Satanas. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sila'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kortero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Dahil ito sa salita ng patotoo, ng kanilang patotoo, ang pinakamabisa nating armas ay ang dugo ni Jesus at ang salita ng patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Kaya sino ang nanalo? Silang hindi inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sinabi rin ni Apostol Pablo, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At sinabi rin sa Roma chapter 8 verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili para maligtas tayo para sa mga makasalanang gaya natin. Hindi ipinagkait ng Diyos ang sarili niyang anak. Paano naman tayo? Ang katawan natin ay walang halaga. At balang araw, lahat tayo ay mamamatay. Kung matapang tayong mamamatay, ito ay dakila. Huwag kayong mabuhay sa kaduwagan at mamatay ng duwag. Umaasa ako na masasabi natin lahat ito sa katapusan ng panahon. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Wala akong pinagsisisihan. At ano kaya ang mangyayari sa pagtayo natin sa harapan ng Panginoon? Ito ang pinakihihintay natin. Kaya, huwag kayong matakot. Dahil si Jesus ay nasa atin. At sinabi niya, ako'y kasama ninyong palagi. Magpakalakas kayo at magpakatapang. Kung nalaban tayo na may ganitong determinasyon at tapang, tiyak na magtatagumpay tayo sa laban na ito. Ano mang paghihirap meron tayo, hindi tayo babagsak. Hindi tayo susuko. Anumang hirap at pasakit ang harapin natin, ang pagtatagumpay ay nasa atin. Susulong tayo. Ang Panginoon ay kasama natin. Kasama natin ang Panginoon. Manalangin na tayo. Mabagi naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon. Bago dumating ang puot at paghukom ng Diyos at sa pagpapabanal sa amin bilang iyong mga anak. Salamat din po sa pagsama sa amin na gayon ay makapamuhay kami para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Pinag-aaralan po namin ngayon sa pamagitan ng Biblia ang mapuno kayo ng Espiritu. Panginoon, alam po namin na kung wala ang tulong ng Diyos ay hindi namin malalampasan ang likas naming pagkamakasalanan at hindi namin matatagalan ang kapangyarihan ni Satanas. Panginoon, punuin mo po kami ng salita, ng karunungan at ng kapangyarihan ng Espiritu sa gayon ay mapagtagumpayan namin ang pagnanasa ng aming laman at ng sanlibutan. Upang mabigyang luwalhati namin ang aming Diyos, upang makatayo kami sa kalwalhatian ng walang kahihiyan kundi papuri at kalwalhatian lamang. At Panginoon, pakiusap, hawakan at ingatan mo po ang lahat ng mga kapatid ng inyong makapangyarihang mga kamay upang bilang mga kawal ng Diyos ay magawa naming magtiwala sa Panginoon ganun man karaming pagdurusa ang dumating. At maging matagumpay nawa kami sa Espiritu na espiritual na digmaan na ito sa gayon ay makaawit kami ng awit ng pagtatagumpay ng magkakasama. Idinadalangin po namin
Ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus at siyang nagmamahal sa amin. Amen.